Matibay yung aking paniniwala na wala kang dapat ikatakot kung nagsasabi ka ng totoo. But is that the way to silence you also? It is. There will be a reckoning day for you. Para sa mga makabuluhang talakayan, mga istoryong puno ng kahulugan, at mga usapang tiyak na makakarelate ka, presenting the FINMA Ed Podcast. My name is Katz Navarro of Team MLOP, or Making the Lives of Others Better, FINMA Education's Civic Engagement and Social Transformation Program. Welcome sa pinakaunang episode ng the FINMA Ed Podcast. For our first episode, let's talk about personal and career decisions. O diba, serious ka agad? Pero don't worry, kasi I'm sure makakarelate kayo, lalo na with our first guest today. We are lucky that this person accepted our invitation to become our very first speaker in this podcast. Ladies and gentlemen, please welcome the former Commissioner on Audit, former Undersecretary General for the United Nations Office of Internal Oversight, and currently FINMA Rizal College of Laguna's CMA Dean, Dean Heidi Mendoza. Hi, magandang hapon at welcome sa FINMA Ed Podcast. Of course, welcome and magandang hapon, Katz and company. Heidi. Excited also to have this podcast with you. For somebody like me, no, I know you, nasa kamalayan kita, like in my own very recent and personal history. I've seen you in the news, I've known you, but a lot of our kids are probably too young to have this in their consciousness. So you can cheat, dear listeners, and Google Dean Heidi Mendoza. ang Wikipedia page niya, grabe, parang ano, parang pang international star talaga si Dean. Pero I'd like to hear it from you po, no? So before we get to that part na Wikipedia ball, sino si, napaka-boy abunda, sino si Heidi Mendoza nung ano, let's ano, wag naman tayo masyadong back to the past masyado. Let's say nung nagiging aware ka na that this is accounting and public service is what you really wanted to do with your life. Okay, magandang hapon po sa inyo. Paano ko ba sasabihin? Ako po ay nanay, may asawa at may tatlong anak. Napaka-passionate kong public servant dahil nakita ko kasi na yung paglilingkod sa gobyerno ay parang buhay na pagtugon sa mga suliranin ng lipunan, ano? Nung bata kasi ako, parang nagkunyari akong ano, magmamadre. Bakit? Pwede eh. Why hindi, hindi ako tinanggap. Hindi, joke. Because of that, parati kong tinatanong, saan kaya ako mas magkakaroon ng makabaluhang ano? Saan kaya ako nababagay? Mm-hmm. And I remember one spiritual advisor of mine, sabi niya sa akin, where there is greater sacrifice daw. Bata pa ako, hinahanap ko ng order. Dear listeners, taking down notes, when there is great sacrifice. What was your great sacrifice? Yung great sacrifice, yung you keep on pushing, you keep on doing something without without counting kung ano ba yung kapalit, ano. Tsaka, contextualize lang natin ng konti. Siyempre, nung bata ako, hindi naman sacrifice ka agad. Ang gusto ko, yung may konti kang iniaambag, pero nag-i-enjoy ka. Sabi, yun daw, audit, sa performance audit office, and nag-enjoy kasi nagbabiyahe ka sa iba't ibang bahagi ng bansa. Eh, syempre, ako, taga-probinsya ako. No? Wala akong nakilala at wala akong kinabuwangan. Wala akong na masyadong napasyalan dahil nga hindi gaanong maayos ang katayuan sa buhay. Gusto ko makapagbiyahe. Kaya yun, gusto ko magbiyahe na may konti naman akong naaambag. So, yun. Nagsimula ako bilang isang auditing aide. Ito yung pinakamababang posisyon sa Commission on Audit. Wala pang 700 ng sweldo. Pero alam mo, masayang-masaya ako. Kasi ako yung pinapadala ng nanay ko dahil hindi kasya yung pera ko pang bayad ng boarding house. So ako yung pinapadala. Pero kaya ako masaya kasi parang feeling ko, auditing aide ako, galing ako sa probinsya, hindi masyadong kilalang paaralan. Pero parang napaka powerful nung aking ginagampanan. Kasi di ba auditor ka? Pag humarap ka sa isang ahensya, yung agency head nagmamam sa'yo. No? Hindi niya alam, auditing aid ka lang. Hindi niya alam, galing ka lang sa probinsya. Ano?
Hindi niya alam, wala ka palang masyadong nalalaman pa sa bagay-bagay dahil kagagraduate mo lang. Ang isa ko lang siguro sikreto, mahilig ako magbasa. Kaya hindi masyadong madaling nabuking ang aking pagpapanggap. Kasi basta meron akong kakausapin, may i-interviewin ako, meron akong initial conference, I make sure I'm prepared. So, pangalawa, siguro ito para sa mga estudyante, na nag-aaral ako, ang laging nakatutok sa isipan ko, gusto kong bigyan ng pahalaga yung sakripisyo ng nanay at tatay ko. Kasi nga, hindi kami mayaman. Tapos parang alam kong hirap na hirap bago makapagbayad ng tuition. So, deep inside me, gustong-gusto kong matumbasan yung kanilang paghihirap. But then, siguro, kasama din dun sa mga pangyayari nung panahong yun, ano? Kami yung mga Marshall baby, di ba? Right. 1972. Ano ako yan? Mga grade 4 siguro. Yan yung, at yung Quezon ay medyo hotbed, di ba? So, bantay-sarado ang tatay ko sa akin. Pero hindi niya alam, habang nagsisimba kami, nakikinig ka rin sa mga diskusyon ng mga tungkol sa bayan. So, medyo maaga yung realization. And then, dahil nandun ka rin sa Quezon, kung saan kadalasan pag bumabagyo, madalas nasasakripisyo yung mga infrastructure. So, tanong ako ng tanong, bakit nasisira to kagagawa lang? So, doon ako nagkaroon ng interest na maganda sigurong pag-aralan kung magkano ginagastos ng gobyerno dito, no? So, yun. Eh, sabi ko, gusto ko sanang mag-aral ng ano, nang makakatulong ako sa aking magulang. Kaya lang, doon lang ako pwede mag-aral sa amin sa Sacred Heart. Kasi nga, ano, hindi naman ako nakapag-apply sa ibang eskwelahan dahil walang sumasama sa akin pagluwas ng Maynila. Wala yung pamasahe. Wala akong titirhan sa Maynila, di ba? Tapos yung nag-iisang in-applyan ko, yung University of Santo Tomas. Ang sabi sa akin noong una ako nag-apply, exempted daw ako sa entrance exam dahil salutatorian ako. Mm-hmm. Kaso yung NCEE namin, na-invalidate. Kami yung first batch na na-invalidate ang results. Hindi naman ako nabigyan ng notice. So, nung nagpunta ako sa UST, eto, funny story to, dahil pag taga-probinsya ka, you look at Manila na parang Amerika, no? Kompleto na ako, may payong, may wardrobe, may kung ano-ano. Wardrobe ng ano, hindi yan yung wardrobe na parang pang-artista. Yung tipong ano lang, para daw hindi ako masilipan, sabi ng nanay ko. And then pagdating ko ng UST, luhaan ng lola mo kasi ang sabi, hindi daw ako na qualify kasi hindi ako nagkuha ng entrance exam because I'm a salutatorian. And at the same time, na-invalidate ang NCEE. So luhaan man ako, wala akong magagawa. Ano? And I applied for BS Physical Therapy kasi gusto ko maging doktor. So sabi ng nanay ko, siguro anak, iba ang kapalaran mo. Baka ayaw kanyang mapunta sa Maynila dahil masyado kang laban, baka kung saan ka mapunta. So ayan. Narinig ko na rin yan, galit sa magulang ko. Doon po ako nagpunta sa Sacred Heart. Apat po yung kursong available. BS Nursing, BS Social Worker, BS Accounting, BSA, at saka po BS Ed, I think. Hindi naman ako pwedeng social worker, ano? Kasi parang gusto kong maging social. So, nag-accounting po ako. And I have to tell this if only to inspire, ano? Puro line of 7 ang accounting subjects ko, to be honest. Because it is something that I do not like. Pero, naniniwala ako sa kasabihan na bloom where you are planted. Kaya, para tayong mga bulaklak, bloom na bloom. So, sabi ko, nandito naman ako. So, kung ano na lang yung aking na kinalalagyan, doon ako magta-try na mag-excel. Yeah. And then, siguro, it was meant to be. Marami namang mga kaparian doon sa Southern Tagalog na aktibo sa pagkilos na nagkaroon din ng pagkakataon na interaction. So, ma-active ako sa Student Catholic Action. So, nagkaroon ng exposure. Hanggang sa nakita ko, aba, meron palang saysay itong pagkuha ng accounting. Pwede pala akong maging mahusay na accountant at makatulong sa pagsusulit ng pera ng bayan. Kaya pumasok ako sa COA noong 1984. Diretso na yan, no? From college. From college, oho. Hindi pa ako pumapasa noon, kaya auditing aid. Wala pang 700 na sweldo. So, nung nag-college na po, nasa commission and audit na ako, enjoy na enjoy ako kasi nga yun nga, kahit mababa ang item, kahit na wala kang pera sa bulsa, feeling mo, presidente ka, kasi kaharap mo yung presidente ng kumpanya. Kaya, mag-accountant kayo. Okay? So, ang kausap mo, presidente, ano? At hindi niya alam, auditing aid ka pala. At lalong hindi niya alam, walang kang pera sa bulsa. Okay? So, yun.
And then nakita ko siguro yung iba't ibang mukha ng public, ano? Mm-mm. Like, alimbawa, nag-audit kami ng somewhere in Mindanao. Yung ino-audit namin yung social amelioration program. Mm-hmm. Kumantok kami sa mga bahay, naghahanap kami ng mga nini-interview namin yung mga beneficiaries. Nakita ko may isang duyan, hindi gumagalaw, but I was attracted with the duyan kasi ang ganda ng pagkahabi. So sabi ko, mama, ang ganda-ganda naman ang habi niya, ganun-ganun. Pero parang may bata, bakit hindi gumagalaw? So sabi sa akin, patay na po yung anak ko. Ah, eh bakit po nandito? Wala po kami pampalibing dahil hindi po namin ibinoto yung mayor namin. So wala po kaming makuhang ayuda. Okay. So, nung sinabi ko pong, ano po yung kinamatay? And you wouldn't believe it, ano? Yung dysentery, ano? Yung akala natin, wala na. Napakaunlad na natin, pero yung pala, namamatay pa rin tayo sa mga basic na. Diba, ano lang yun, diba? Madaming tubig. Yeah. Uh-oh. And then sabi niya, eto nga ako yung anak ko sa sulok, nakabalot sa kumot, dahil mukhang hinihintay ko na rin lang kung mamatay, sumunod, kasi wala ko kami pampagamot. So that was the time na naisip ko, we as auditors, privilege kami, di ba? Pagpunta mo sa local government, Diyos ko, ahandaan ka na masarap na pagkain, bibigyan ka ng envelope. Totoo yan. Kaya talaga napakalakas ng temptation. And to be honest, ako, ito yung tipong iwas ako ng iwas sa pagpapakain, pero parang kinakausap na ng treserero lahat ng restaurant doon sa maliit na bayan na huwag kami pababayaran, di ba? So yung contrast, ano, yung malinaw na pagkakaiba na parang itong mga tao walang pampagamot. Tapos kami halos dulutan ng pangangailangan namin. Kumakain ka sa restaurant habang yung mga bata napapango ang ilong sa kasisilip sa salamin kung anong kinakain namin, di ba? So to me, it's very painful. So sabi ko, siguro dapat may gawin ako dito. Ang ginawa ko, dinala ko yung bata at tinakbo ko siya sa ospital. And of course, nagkagulo yung mga doktor dahil yung auditor ang may dala ng bata, di ba? Nakasurvive yung bata. So sabi ko noon, meron pala akong kayang gawin. And then I started doing that. Usong-uso na yung tinatawag na value for money audit. Yan. Sa value for money audit, tinitingnan ng economy, efficiency, effectiveness. Naging makapuluhan ba ang paggastos ng gobyerno? Nagbunga ba ito ng isang efisyenteng proseso na nakuha mo kaagad sa mabilis na pamamaraan? At epektibo ba? Nagawa ba ang mandato given the resources and given a specified enough time? So, yun po yung parang nakasaksak sa isip ko at that time. Mm-hmm. And from then, masaya ako dun sa audit. Siguro ito yung kailangan nating ituro sa ating estudyante na kailangan tayo ang humanap ng paraan upang tayo maging masaya. And then, nagpalit ang administration, nag-EDSA Revolution, di ba? Nung nag-EDSA Revolution, ang focus was fraud audit. Ngayon, meron na tayong nalalaman na forensic accounting, di ba? Yeah, I was going to ask you, ano ang forensic accounting? Ang forensic accounting. Rinig natin yun. Oo. Yan, maganda na, ituturo natin yan. Maganda yung ituro sa ating mga mag-aaral. Ang forensic accounting is the combination of accounting and law. So yung paggamit mo ng prinsipyo ng accounting at law sa isang sa isang investigasyon o sa isang proseso, ano? So because of that, yun ang focus ng revolution, ng EDSA revolution, yung post-EDSA revolution. So nakapag-concentrate kami sa fraud audit. Meron akong biro sabi ko para akong mangkukulam. Lahat ng na-audit ko either namamatay dahil nabigla sa resulta o nakukulong. Namamatay kasi nag-cash exam ako. Yung treserero has never been cash examined for the past 19 years. So, nung may karoon ng shortage, sinatake siya right there and then. Yeah. Pero, hospital. Let's see, so how long did you do the fraud accounting? Matagal. Matagal. Matagal ang fraud audit kasi naging expertise ko na siya. Okay. Kasi sabi ko nga, meron tayong advantage over the rest of the countries, ano? Posibleng maganda yung pag-aaral sa kanila, posibleng nasa kanila ang latest tool and technology, but then, kailangan mo yung exposure sa tinatawag nating fraudulent activities and fraudulent motives and fraudulent operations to be able to have the feel, to be able to have the edge. So, yung oddity nung patterns, pinag-aaralan mo yon at yun ang advantage namin. Ito, sa totoo lang, bakit hindi ka natatakot? Or bakit hindi ka natakot nun? I mean, kaharap mo yung mga presidente, kahit gobyerno, ino-audit mo. Hindi naman
totoong hindi natatakot. Mm. Bahagi yan. At lalo akong mas naging matatakotin nung may asawa na ako, tanak. Kasi it can happen to them, di ba? Pero siguro isa yung natutunan ko. And I think this is also part of yung pagiging madasalin, ano? The one who takes life is also the giver of life. So kung natatakot tayo na mamatay, dapat alalahanin natin na yung kumukuha ng buhay ang siyang unang nagbibigay ng buhay. Mm. So I guess it's a good way to go into our theme, no? Na parang yung moral compass mo to make the right decisions when you're faced with a dilemma. Ano yung mga experiences mo that contributed to what your moral compass is? Una, syempre kasama dun yung family background. Ano? My father is a policeman at talagang hanggang sa siya'y namatay, kinilala siya sa bayan namin bilang isang tapat na policeman. My mother is an ordinary housekeeper, kaya lang mahilig siyang magsalita sa mga bagay-bagay na kung kailangan magsalita. Ano? I remember very well. Yung nanay ko, sumisimba siya, and then sabi ng pare, okay, tulungan natin si presidenting to, ganyan-ganyan. And my mother, napakasimple, tumayo siya at sinabi niya, hindi na ako magbibigay ng limos kung yan ang ikakampanya mo. Ganong kano yung nanay ko. I think it's the combination of the family background, no? And we discuss issues at the table. The other perhaps is, sabi ko nga, yung drive. Drive mo dahil galing kasama sa hirap, at gusto mo na maging proud yung parents mo, no? So unfortunately, ay lahat ng achievements ko patay na yung nanay tatay ko. Ay sila lang yung na witness ng nanay ko when I graduated with honors sa College of Public Administration ng University of the Philippines with honors. Of course, nang binibigay yung award, nanay ko yung nandoon. So siguro sa yon, pangatlo ay yung matibay yung aking paniniwala na wala kang dapat ikatakot kung nagsasabi ka ng totoo. Pang-apat, if I am back up with something that I work hard for. For example, whenever I testify in the Sandigan Bayan, I have wala akong takot. Simply because, balibalik ta rin sa akin ang tanong, balibalik ta rin ang storya, I will keep singing the same story because I was the one who prepared the report. At ang bottom line is, paano ba naman mangyayaring mas marunong pa sila? Ikaw ang sumulat ng audit report, di ba? Yeah. Kaya masayang maging auditor. Ikaw ayan, yung, ma'am. Yan na tayo. Dito na tayo sa exciting part. Kwento natin, ang madalas na lumabas kapag ginugol ang Heidi Mendoza is Philippine whistleblower. No? Can you tell us about that challenging time in your life and how you were able to succeed and thrive even after all of that. Ayan, ako kas para tayo maalala mo kaya. But just a little bit of distinction, ano? Kasi ang alam natin is whistleblowing. But actually, may konting difference with truth-telling, ano? Whistleblowing kasi is you blow the whistle and you are part of the transactions. In my case, I am not part of this transaction. Okay. It's a very good distinction. I was the auditor. So this is what we refer to as truth-telling. Mm. So noong 2004, I was asked to head the Commission on Audit team in the audit in the conduct of financial investigation of the Comptroller of the Philippine Army. So ayun, meron kaming mga ginawang pag-examine, pag-audit, pag-imbestiga together with the team from the Office of the Ombudsman. Ano? Mm-hmm. Kaya lang naging masyadong masilimuot yung proseso kasi ang head ng audit ay Ombudsman, Financial Investigation. Ano? Mm-hmm. But then at a certain point, nag-resign yung current Ombudsman, si Ombudsman Simeon Marcelo because of health reason, no? So malakas din talaga yung pressure. And at that time, I feel like para akong sundalo na walang general sa gera. Kasi nga, pinahiram lang ako ng Commission on Audit. So bumalik ako sa aking opisina at sinabi ko na tapos na ho yung assignment kasi nag-resign na ho yung Ombudsman and I am left with the documents that I have, okay? Yung financial investigation. Ang inimbestigahan ko noon, ito talaga yung nakakatawa eh. I think this is somehow connected. Sino magsasabi na ang inimbestigahan ko noon ay yung UN reimbursement funds of the Philippine soldiers? Kasi nagpapadala tayo ng sundalo sa mga peacekeeping areas and then nire-reimburse ang expenses ng gobyerno. I have no idea that years later,
I will be appointed as the Undersecretary General. Oo nga eh. Doing diba? The same job, di ba? Doing yeah. similar job, no? Oo. So, on that time, sinabi ko na yun nga. But then, ang sabi sa akin ng aking head ay, siguro dahil nag-resign na yung ombudsman, you can just simply return the audit working papers and return to COA. Handa kami na gawin kang head ng PIO, Public Information Office, simply because mausay daw ako sumulat, magaling akong gumawa. Parang hindi ko naman maramdaman, hindi ko carry, hindi carry bears. Kulang ang cavers. Kulang. Hindi ko carry na mag-stuck sa pagsusulat habang passionate na passionate akong ilabas yung aking nalalaman sa aking puso. Was it the way to silence you also? It is. Yeah. Kasi ayaw na nila ipa-issue yung report. Yeah. Okay. So because of that, nag-resign ako sa COA. So, ganun ako ka. Yeah. Wala akong pakialam. Nag-resign ako sa COA. Nag-resign ako sa COA. Siyempre, kailangan kong bumuhay. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong bumuhay ng mga anak. Of course, may asawa ko, may tulong-tulong. Pero, hindi ganun kadali ang buhay. So, I joined Asian Development Bank. Mm-hmm. So, habang nagtatrabaho ako sa Asian Development Bank, nagko-continue ako ng aking appearance sa Sandigan Bayan on my own private capacity. So you were the one who went to them. Yes. They didn't come to you. Yes, yes. Oo. So, nagte-testify ako. And in one of those, nagkaroon ng mga heated arguments. Kasi syempre talaga mapapag-initan ka. Kasi nga, kumbaga, wala nang sa agency mo. In fact, in one of the hearings, ginamit nila yung certification ng head ng commission on na sinasabing there was no audit done. So, parang sa akin ang sakit-sakit. You and your agency, di ba? Pero sa akin, and at that instance, I remember, yung respondent, naging masyado rin siyang emotional na parang naging physical ng konti towards the prosecutor, no? And at that time, parang ako nakatingin ako, and binantaan niya ako talaga. I remember this, and he said something like, there will be a reckoning day for you. And wow. I have to tell you frankly, nag-iba ako noon. Umiyak ako, kasi right there and then sinabi niya, there will be a reckoning day for you. Can you imagine? The general of the military telling you face to face, there will be a reckoning day. Grabe. Pero sa sobrang takot ko at sa dami siguro ng nagdadasal, ito yung panahon na sabi ko nga, I have my notes eh. This is the time that I say, Lord, I want to see a God with hands. The government offered a plea bargain, no? The government entered into a plea bargain. Okay, agreement. Okay. And then, so what were the conditions for that? Yun nga, the respondent will plea to a lesser crime. Siyempre, hindi ako, kasi there is no evidence now. Alam mo, medyo matigas lang talaga yung ulo ko. And then I think that is both an asset and an aladdin. Kasi I'm so sure, kasi ako ang gumawa ng report, yeah. Diba? Uh-oh. O kaya lang, iba yung appreciation ng audit evidence and legal evidence. That could be very technical. Nagkaroon kami ng hearing sa Senado, nagkaroon ng hearing sa Kongreso. Mm-hmm. So, and then April of 2011, due to public demand, siguro, public napagkatiwalaan tayo ng publiko at pinakinggan ng public ng dating Pangulong President, dating Pangulong Benigno Aquino, I was appointed as the commissioner. Mm-hmm. Pero ang hirap din, di ba? Kasi papasok ka sa isang organisasyon na shinake mo ng gusto. Oo nga. So, what was that like? Mahirap. Kasi talagang kulang na lang pero ito siguro yung kaya kong i-share, no? Kapag naramdaman nila na totoo yung sinasabi mo and you are not, hindi mo sila ini-exclude dun sa proseso. Madali mo silang ma-win over. What I'm saying is, when I entered the commission, I never made them feel that they are part of the problem. June 11, 2014, I faced the Senate and the Congress for the confirmation. Only to find out, hindi ko pala matatapos yung term ko. Kasi in 2015, August 19, nung pinasa ko yung posting, close na yung posting. So sabi ko, why are you in recruiting when the posting of the vacancy is already completed na, over na? And they said, no, we're trying to deepen the bench. So it was then na saka ko lang na-realize, ini-invite pala ako mag-apply as the Undersecretary General for United Nations. And I am now in charge of audit and investigation. So,
Diba? Dati, nag-iimbestiga ka ng peacekeeping funds, reimbursement for the Philippine government. And now, yung gusto-gusto kong balikan ng mga panahon yun, eto na, ibinibigay sa'yo, diba? Oo. Kaya parang, mm-hmm. Ako. Pero, to tell you honestly, ang lungkot-lungkot ko. Ang lungkot-lungkot ko kasi nakita ko kung gaano kasaya maglingkod sa bayan na may matapat na hangarin. At nakita ko na kapag nakita ng taong bayan na honest ka, at pwede kang pagtiwalaan, ipaglalaban ka nila hanggang sa huli. Count on that. I have felt that. Napaka-spoiled ko dyan sa taong bayan kasi they have always trusted me. And I think that is something na hindi ko kayang ipagpalit. Yeah. So, kinausap ko si Presidente Noy. Ang biro niya sa akin, alam niya ka, hindi pa ako matatapos, unahan mo ako. So, pero out of respect, I told him, Mr. President, if you say na wag akong magtuloy, I will not. Ganun ko kamahal yung presidente, ganun ko kamahal yung trabaho ko. Ganun ako kagalang. Sabi niya, no. Sabi niya, it's an honor. You are the first Filipino to be appointed as the Undersecretary General. And a woman at that. Diba? Number three from the top. So parang among the Asian, first ka pa rin. So parang, sabi niya, it's an honor for the country. And so I went. I resigned in December 4 of 2015. I went to the United Nations on December 10 of 2015. And then in 2018, I was diagnosed to have a brain tumor. And I had series of seizures that parang feeling ng doctor ko, it's so dangerous. Yeah. Sabi niya, bakit hindi ka pa umuwi? I said, nahihiya po ako kasi may responsibilidad ako bilang Pilipino. At ang sabi po niya sa akin, nagawa mo na yung tungkulin mo. You have shown them that you are able and that you still keep the trust of the Filipino people. So, with a very painful I went home in 2018 and then I filed for my resignation. And yet, even after I have left the United Nations, I continue to support and promote the very objective, the noble ideas behind the UN. Yun so, Dean, how are you though, health-wise? Health-wise, still there. But ang lagi ko kasing sinasabi, he who takes life is also the giver of life. At alam mo, di ba? That's the miracle, di ba? I find peace. I find my God in FINMA. So, Dean, you've beat corrupt presidents and treasurers, generals, death threats, threats of reckoning. Hindi ko talaga ma-let go yung you will have a day of reckoning. Hindi man, napaka-poetic pa, no? What's in store for you now? Parang, what are your advocacies now? What fills your days now? Ayun po. Nung nagkasakit po ako, natuto po ako mag-paint out of my sheer labanan yung frustration. And because of that, nag-exhibit po ako. Yung pong sales ng proceeds ng aking mga painting, binibili ko po ng laptop and iPads. Kasi pinamimigay po natin, ang una po natin beneficiary, yung sentrong paaralan ng AGTA sa General Nakar sa Quezon. It was done during my 60th birthday. So, namigay po tayo at yung pong mga pinamigay natin, ay mayroong tinatawag na digital library. At yung digital library na po yun, na-access po without the need for internet. Meron po tayong mga katulong na gumawa nitong project na to. Pinagpatuloy po natin yon, and this time may kaibang variation. Meron po akong konting iPads and laptop na ipamimigay po sa mga kukuha po ng, ipapahiram muna dahil po marami pong estudyante. So parang this time, hindi ka lang tumutulong sa pangangailangan financially, tumutulong ka sa pangangailangan nila mentally and psychologically. Pinupush natin yung mga estudyante na ma-inspire, yung mga estudyante na nahihirapan to go beyond limits, to believe in themselves, to pray sincerely, and believe that there is a God who is always there and who loves them most. And of course, that there is FINMA who always try to make a difference in the lives of many. Napakarami pong programa on education ng FINMA, which you can support. At wala kayong duda, dahil ako ang nasa loob para bantayan ang inyong Ayun. Pero I think that's a very
fitting point to end at, no? If there has been any doubt, I hope wala na, no, na good decisions based on your own ethical standards will benefit you in the long run, no? It's difficult when you're faced with it at the moment. Dean Heidi admitted, no, na natakot din siya, went through a personal great cost, no? And but here we are. We have you with us in FinMaEd, and we couldn't be prouder and more thankful for your presence. So maraming salamat for joining us this afternoon, Dean. Again, I'm Katz Navarro. I'm with the Making the Lives of Others Better program. Sana bumalik kayo for the next episode of the FinMaEd podcast. Salamat!